Abanata 431. Kaya naman, wala na siyang ibang sinabi. Gumalaw si Luke Yates sa isang iglap at hinugot ang dalawang malamig na itim na espada sa kanyang baywang. Ang hangin mula sa mga blades ay tumagos sa lupa, at ang layunin ng pagpatay ay napuno ang buong silid. Ang isang ikasyam na antas na marquee tulad ni Luke ay tiyak na hindi mahina. Ang maliit na hanggal na ito ay masyadong mapaglaro sa isang regular na batayan. Kung hindi, matagal na siyang pinagkalooban ng titulong hari. Maaaring durugan ng mga martial artist mula sa hilagang hukbo ang kanilang mga kalaban sa loob ng parehong antas. Higit pa rito, ang talento ni Luke ay hindi mas mababa sa sinuman. Nalinang pangal niya ang isa sa walong King Conferring Techniques. Isa sa walong technique, ang Flower Technique. Ang maliit na hanggal ay maaaring magpakawala ng 70% ng kapangyarihan nito. Sa buong Handsworth, ginamit ni Luther Carden, Cole Colby, at Yuri Qualls ang walong pamamaraan na ginawa ni Blake. Walang sino man ang makapagpapalabas ng higit sa 30% ng kapangyarihan nito. Ngunit kaya ng maliit na tanga. Sa silid na ito. Sa ilang paghinga lang, hinawakan ng magkabilang kamay ni Luke ang mga espada at pinatay ang siyam na martial artist mula sa bangko sa silid. Hindi siya nagpakita ng anumang awa at pinatay silang lahat sa isang hiwa. Pagkatapos, kinuha niya ang listahan ng pangalan at naglakad patungo sa pangalawang silid. Gayunpaman, mula sa sandaling sinira ni Luke ang pinto hanggang sa sandaling ilabas niya ang kanyang layuning pumatay, na-alerto na nito ang lahat ng martial artist sa Golden Goblet. Ang mga martial artist na nagtatago sa malaking hotel ay halatang mula sa higit sa isang puwersa. Walang pagbubukod, lahat sila ay na-alerto at nais na tumakas mula sa koridor. Pero, nabangga nila si Luke na kalalabas lang ng kwarto. May hawak siyang dalawang espada sa kanyang mga kamay, at ang dulo ng mga espada ay tumutulo ng dugo. Nagkatinginan ang magkabilang panig. Walang mga salita ang kailangan. Lahat sila ay martial artist, at wala ni isa sa kanila ang mabait. Sa isang iglap, gumalaw ang lahat. Ang bilis ng isang martial artist ay 12-12 metro bawat segundo. Ang pinakamababang bilis para sa war gods ay 30 metro bawat segundo. Hindi nagtagal ang corridor. Mabilis na sumabog ang magkabilang panig at malapit nang magtagpo sa isang kisap mata. Tamad na sabi ni Luke, nandito ako para pagsilbihan ang Northern King. Ngayon, lilinisin ko si Preston. Ngayon, ihahatid na kita. Patayin siya at umalis sa lugar na ito. May nagsalita sa mahinang boses. Swoosh! Lumapit sa kanya si Luke at nilaslas ang kanyang talam sa kanyang leeg na ikinamatay niya kaagad. Sa mga taong ito lang, medyo kulang pa sila kung gusto nilang patayin si Luke. Isang massacre na hindi ikinaalarma ng sinuman ang dumaan sa buong Preston City. Ang lahat ng mga mandirigma na dumating ng hindi inanyayahan ay papatayin. Ang mga dayuhang martial artist na lumabag sa Handsworth ay sinintensyahan ng kamatayan at hindi mapatawad. Mayroon ding isa pang marangyang hotel sa Denton Road, na isang kalye ang layo mula sa Golden Goblet. Sa pasukan ng marangyang hotel, dumating ang isang hindi inanyayahang bisita. Parang binata si Toby Lapras na nakasuot ng puting niyebe. Hawak niya ang isang sinaunang libro sa kanyang kaliwang kamay at inilagay ang kanang kamay sa likod ng kanyang baywang. Sumasayaw sa hangin ang magulo niyang buhok, kitang-kita ang kalmado at malalalim niyang mga mata. Dumating siya sa lobby ng hotel. Sa unang palapag ng hotel ay isang restaurant. Mayroong higit sa 30 katao ang nagtipon doon, na lahat ay mga dayuhan na may blonde na buhok at asul na mga mata. Mahinang sinabi ni Toby, lahat ay nasa mabuting kalagayan. Isang hari na namumuno sa isang koponan at nakikialam sa Handsworth. Ngunit dito ka nakaupo, na para bang ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Ang lakas ng loob mo. Swoosh! Nagulat ang lahat sa sinabi ni Toby. Tumayo silang lahat. Ang kanilang mga mata ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Wala siyang tinatago. Nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang martial artist. Walang kwenta ang pagsisinungaling. Halatang nakahanda ang gwapong binata na ito. Ang blonde na lalaking nasa edad 50 ay kumikinang sa kanyang mga mata habang sinasabi niya sa basag na Ingles, "Sino ka?" "Royal Guard, Toby Lapras."
Nagbabasa pa rin si Toby na nakayuko. King Toby. Nagulat ang lalaking may gintong buhok. Teacher, isa rin siyang hari. Bahagyang nagulat ang isang kabataang may asul na mata. Paos na sinabi ng blonde na lalaki, hindi, isa siyang half-step na tuktok. Natahimik ang buong lugar. Lahat ay natakot. Humalaklak si Toby. Kung kumain ka at nabusog ka na, ipapadala kita ngayon sa utos ng Northern King. Nang matapos siyang magsalita, ginawa ni Toby ang kanyang hakbang. Kinilabutan ang blonde na lalaki. Ibinuko niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Toby ng pagkakataong magsalita. Kung ang isang kalahating hakbang na tuktok ay gustong pumatay ng isang tao, maaari niyang kunin ang iyong buhay ng walang pagdanak ng dugo. Ang blonde na dayuhang lalaki ay isang mababang antas na hari. Tinuro ni Toby ang lalaki sa dibdib. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa kanyang katawan. Duguan ang mga mata ng lalaking may gininto ang buhok, at agad siyang napatay. Kung anong uri ng mga pinsala ang natamo niya. Kitang-kita niya kung hiwain niya ang balat sa dibdib niya. Dinurog ng daliri ni Toby ang mga laman loob ng lalaking may gintong buhok. Ang puwersa ay pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang sternum at internal organs ay naging foam ng dugo. Ang katangian ng madilim na puwersa, malambot at matalim. Matingkad itong ipinakita. Kahit na ang mga immortal ay hindi makapagligtas sa kanya mula sa gayong mga pinsala. Mahigit 30 tao ang napatay sa lugar. Hinawakan ni Toby ang sinaunang aklat sa kaliwang kamay at tahimik na naglakad palabas, na parabang hindi pa nakarating ang mga taong ito. Pagkaalis niya, isang hidden agent ng Northern Army ang pumasok sa shop at mabilis na nilinis ang lahat ng bakas. Lahat ng bangkay ay dinala. Parang hindi pa nakakapunta rito ang mga dayuhang martial artist mula sa ibang bansa. Nangyayari ito sa bawat sulok ng Preston. Si Cyrus Yaka, ang 7 beses na kampiyon, ay gumagawa ng parehong bagay. Nababaliw na siguro sila nitong nakaraang 2 araw, kaya lumabas sila para maghanap ng makakapagpawala ng kanilang pagkabagot. Naging mahirap ito para sa mga martial artist na nakalusot kay Preston mula sa buong mundo. Mamamatay ang sinumang makakilala kay Toby at Cyrus. Ang 8 antas na mga hari na sina Cade Coltman, Cole Colby, at Yuri Qualls ay pawang naglalakad sa mga lansangan ng Preston. Sa buong araw, nagkagulo ang buong Preston City. Mahigit 10,000 tao ang napurga. Sa loob ng isang araw na ito, ang mga martial artist na ipinadala ng mga pangunahing paksayon kay Preston ay pinatay. Wala sa mga pangunahing paksayon ang may pag-asa na swertehin. Napagtanto nila na ang mga taong pinadala nila ay malamang napatay na lahat. Tiyak na nolipol sila ng mga makapangyarihang figure. Ang mga bantay ng hilagang hukbo ay nakakatakot. Alam na alam ito ng 8 bansa sa labas ng hilagang depensa. Ang kanilang mga bansa ay matandang karibal ng hilagang hukbo. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang ipinadala sa mga nakaraang taon upang makalusot sa hilagang teritoryo upang nakawin ang mga lihim ng hilagang hukbo? Gayunpaman, nang walang pagbubukod, lahat sila ay nabigo. Sa mga tuntunin ng paglusot at pag-aalaga ng mga nakatagong ahente upang magnakaw ng impormasyon, ang pinuno ng pinakamalaking grupo ng nakatagong ahente sa hilagang rehiyon ay nasa Preston City. Si Cripple Carden iyon, ang masasamang ruffian. Ang mga martial artist mula sa mga dayuhang bansa na nakalusot sa bansa ay natuklasan ng mga especially iyan ng hilagang hukbo sa sandaling makapasok sila sa bansa. Bawat galaw nila ay binabantayan. Sa harap ni Luther, ang mga taong ito ay mahihinang hanggal. Sa sandaling ito, isang malaking shot sa wakas ang dumating sa Darby Family Manor. Si Hansworth ay may 7 elite. Ngayon, dumating na ang pinuno ng malalakas na puwersa ng Sudwig. Kabanata 432. Si Cartley Yanagi, ang Ludwig King, ang namamahala sa makapangyarihang puwersa ng Sudwig. Siya lang ang lehitimong anak ng kanyang guro, si Finley Yanagi. Ang pamilya Yanagi ay puno ng mga henyo. Si Cartley ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng pamilya Yanagi. Bagamat bata pa siya, matagal nang kumalat ang kanyang pangalan sa buong Hansworth. Ngayon, siya ang unang dumating. Sa manor, tinuturuan ni Blake si Luther Carden kung paano gumuhit ng Mount Sinusword Talismans.
Hanggang sa dumating si Cartley. May naramdaman si Blake, at nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon para tingnan ang bakana ng mansyon. Isang binatang nakaitim ang nakatayo sa pintuan. Nakasuot siya ng itim na balabal, ang kanyang ekspresyon ay malamig at marangal, at ang kanyang figure ay mabangis. Sa likuran niya ay dalawang sikat na general mula sa Departamento ng Militar at daan-daang mga personal na gwardya. Siya si Cartley, third brother. Nagbago ang boses ni Blake. Si Cartley ay nagi mula sa Sudwig ay nagbibigay galang sa Northern King. Hinubad ni Cartley ang kanyang itim na balabal, lumuhad sa isang tuhod, at sumigaw. Sa likuran niya, ang dalawang sikat na general ng Departamento ng Militar at daan-daang bodyguard ay lumuhad sa isang tuhod at sumigaw. Ang mga miyembro ng malalakas na puwersa ng Sudwig ay nagbibigay ng respeto kay Haring Blake Darby. Tumanggi si Blake na tanggapin ang pagsaludo. Ang kagandahang loob ay mahalaga, sabi ni Cartley. Ang hilagang hukbo ay ang pinuno ng pitong elite. Third brother, bumangon ka na. Ayaw tanggapin ni Blake ang regalo dahil sa relasyon nila Cartley. Si Cartley ay sinumpa ang kapatid ni Blake. Ang bagay na ito ay pinasyahan ng kanyang guro, si Finley Anagi. Si Cartley ay mas matanda kay Blake ng 5 taong gulang. Itinuring ni Blake si Finley Anagi tulad ng kanyang ama, at itinuring siya ni Finley Anagi bilang kanyang anak. Si Cartley at Blake ay hindi maaaring hiwalay sa isa't isa. Ang dalawang magkapatid. Isang tao ang namamahala sa makapangyarihang hukbo ni Sudwig at may hawak na malaking kapangyarihan. Binigyan siya ng titulong Ludwig King. Ang isa ay namamahala sa Northern Army Steel Cavalry. Bata pa siya at may mataas na posisyon. Siya ang pinakamakapangyarihang binata sa mundo. Lahat sila ay walang katulad na mga henyo. Bumangon si Cartley at tinignan ang mukha ni Blake. Ngumisi siya. Nabawasan ka ng timbang. Walang magawang sabi ni Blake. Lumingon si Cartley at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Casper, Willard, dalhin mo ang mga bagay-bagay." "Opo, Ginoo." Ang dalawang katabi niya ay hindi maliit na figure. Sa halip, sila ang dalawang regimental commander ng Hukbong Ludwig, at kabilang sila sa daang general ng militar. Ang una ay si Casper Grammer. Ang pangalawa ay si Willard Larish. Pareho silang magigiting na general na magaling makipaglaban. Dumating si Cartley na may dalang regalo para kay Blake. Isang malaking kahon ng sandalwood ang mahigpit na selyado. Hindi maiwasan ni Blake na makurious. Ano ang dinala ng kapatid na ito sa kanya? "Luther, hulaan mo kung ano ang nasa loob." Mahinang tanong ni Cartley. "Cartley, huwag mo akong i-suspense. Hindi ako Diyos. Paano ko mahulaan ang lahat?" Hindi alam ni Luther kung tatawa o iiyak. "Buksan mo." Kumaway si Cartley. Basag. Binuksan ang kahon, at sa loob ay isang halaman na parang blood coral. Pulang dugo ang buong katawan nito, hugis bulaklak ng begonia. Ito ay 7-star begonia. Kaagad, natukso si Luther. "Cartley, saan mo nakuha ito?" Gulat na tanong ni Blake. Ang mahalagang tanong ay, tiwala ka ba na kaya mong panindigan si Luther sa bagay na ito? Diretsyong tanong ni Cartley. "Hindi ito ang 7 bituin na begonia." Seryosong sabi ni Blake. "Kuya, ito ay isang bulaklak ng begonia. Hindi maaaring magkamali si Luther. Ito ay isang bagay na makapagpapatayo sa kanya muli. Ilang beses na niyang nakita ang mga larawan. Ito ay hindi isang 7 bituin na begonia." Ngumiti si Cartley. "Ito ang 9 na bituin na begonia." Kumunot ang noo ni Blake at tumingin kay Cartley. "Isang bihirang item. Saan nakuha ni Cartley?" Ang ganitong uri ng bagay ay napakabihirang kahit noong sinaunang panahon. Hindi banggitin ang isang bagay na matagal nang nawala sa modernong panahon. "Saan nakuha ni Cartley?" Sa sandaling ito, maging si Luther ay nabigla. Dahan-dahan niyang sinabi, ang espiritual na bulaklak na begonia ay namumulaklak pagkatapos ng 100 taon at namumulaklak na may napakaningning na liwanag. Pagkatapos nito, ito ay nalalanta. Ang mga talulot ay nahuhulog sa mga ugat na nagiiwan ng maliliit na marka ng bituin. Kaya tinawag na bulaklak na begonia. 100 taon na bulaklak ng begonia. Bawat 100 taon, ito ay mamumulaklak at magdagdag ng isa pang layer ng mga marka ng bituin.
Ang bulaklak ng begonya na ito ay may siyam na patong ng mga marka ng bituin. Mukhang nag-aalala si Luther. Hindi sinabi sa kanya ni Cartley kung saan nanggaling ang kayamanang ito. Tiyak na hindi niya ito gagamitin. Napakahalaga talaga noon. Tumawa si Cartley. Basta kapaki-pakinabang, who cares kung saan galing? Anong silbi ng nakaupo sa wheelchair buong araw? Cartley, saan ang galing ito? Si Luther ay tame time habang nagmatigas na sinabi, kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko ito gagamitin. Mas gugustuhin kung umupo sa wheelchair habang buhay. Tumabi sa kanya si Blake. Nais din niyang malaman kung ano ang binayaran ni Cartley para dito. Gayunpaman, hindi ko nahanap, sabi ni Cartley. Si Cora ang nakahanap nito. Nandito ang babaeng iyon. Natigilan si Blake. Katatapos lang niyang magsalita. Sa bakanan ng mansyon, lumitaw ang isang batang babae. Siya ay may balingkinitang figure, at ang kanyang buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katanji tangi at walang kamali-mali. Ang kanyang maningning na mga mata ay kasing linaw ng lawa, at ang kanyang mga kilay ay kasing ganda ng isang painting. Maaliwalas ang kanyang ugali, bahagyang kumunot ang kanyang ilong, namumula ang kanyang pisngi, at galit na sinabi niya, kalahating araw na ako rito, ngunit walang nagmamalasakit sa akin. Nagtago ka, pero inaakusahan mo kaming hindi ka pinapansin. Hindi napigilan ni Luther ang matawa. Si Corey Nagy ay wala pang 20 taong gulang, ngunit siya ay napakaganda. Not bad, magalang na sabi ni Blake. Pagtatago ng aura mo. Kahit ako hindi ko napansin. Naghanda din ako ng regalo para sa iyo. Lumapit si Corey kay Blake, may hawak na kung ano sa malamig niyang mga kamay. Inilagay niya ito sa palad niya ng misteryoso. Isa itong glass bead. Sa katunayan, ito ay isang marmol na pinaglalaroan ng mga bata. Ito ang laruan noong bata pa sina Blake at Cora. Hindi niya akalain na mayroon pa rin itong dalaga sa kanyang koleksyon. Hinaplos ni Blake ang kanyang ulo at nagtanong, saan mo nakuha ang 9-star begonia? Huwag ka nang magtanong. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sagot ni Cora. Ang mapaglaro niyang ngiti ay nagpaputi sa paligid ng mga bulaklak at halaman kung ikukumpara. Walang magawa si Blake sa kanya, kaya hinawakan niya ang malamig na kamay nito at bumalik sa kanyang villa. Tiningnan ni Cartley ang mapa sa sala at nagtanong, ano ang plano mong gawin sa pagpupulong ng daang general na ito? Dapat ba nating lipulin ang iba't ibang aristokratikong pamilya o bawiin si Ludwig? Direkta si Cartley. Bilang Ludwig King, hindi siya ordinaryong tao. Siya ay isang kalahating hakbang na tuktok. Ang mga pinuno ng pitong elite ay pawang mga half-step pinnacles. Gayunpaman, medyo espesyal ang sitwasyon ni Blake. Bagamat siya ay isang pangsyam na antas na hari, mayroon siyang mga diskarte sa pagbibigay ng hari. Halos kabisado na niya ang lahat ng 8 pinnacle martial arts path. Ayon sa mga martial artists sa labas ng mundo. Hanggat ang isang ikasyam na antas na hari ay nakipag-ugnayan sa pinnacle martial path, maaari silang tawaging half-step pinnacle martial artist. Nagresulta ito sa isang malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga half-step pinnacles. Tinawag na pinnacle ang isang martial artist na nakaintindi ng kaunti sa landas ng martial arts na sumikat. Gayun din, ang mga malapit nang maabot ang tugatog at mauunawaan ang 90% ng tugatog na landas ng martial arts ay tinatawag ding mga pinnacle. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, na naging sanhi ng pagkakaiba ng lakas na parang ulap at putik. Si Blake, ang walang awa na taong ito, ay nakabisado na ang 8 matataas na landas sa martial arts. Kabanata 433. Ang bawat isa sa martial arts na ito ay kumakatawan sa isang sinaunang pamana na nawala. Hindi pa naiisip ni Blake Darby kung ano ang kanyang landas sa martial arts na sumikat. Sa makatuwid, siya ay isang pangsyam na antas na hari. Tungkol sa tanong ni Cartley Nagy. Sinabi ni Blake kay Cartley na hindi niya hahawakan ang mga makapangyarihan at maharlikang pamilya pansamantala at babawiin niya si Ludwig. Kumunot ang noo ni Cartley. Uutusan ko ang hukbo ng Sudwig na tulungan ka. Ang malalakas na puwersa ng Sudwig ay nagbabantay sa hanay ng bundok. Dapat tayong mag-ingat sa Zeta Empire. Ang mga taong iyon ay hindi tumigil sa isang sandali.
Lumilikha sila ng mga salungatan sa hangganan araw-araw. Nang banggitin ni Luther Carden ang Zeta Empire, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang gawin yun. Sundin mo lang ang arrangement ko. Ipinahayag ni Blake ang kanyang intensyon. Ang malalakas na puwersa ng Sudwig ay hindi maaaring pakilyusan. Kinailangan nilang magbantay laban sa Zeta Empire araw at gabi. Walang mga kaibigan magpakailanman. Katulad nito, ang mga kalaban sa dilim ay patuloy na handang hamaampas. Ang bangko, Song, at Marshlands ay may populasyon na higit sa 100,000,000, sabi ni Cartley sa mahinang boses. Ang bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa 15 regular na hukbo. Kung hindi natin pakilyusan ang 7 elite, paano natin sasakupan si Ludwig? Ayaw ni Cartley na makipagsapalaran si Blake. Ang 3 bansa sa linya ng depensa ng Ludwig ay hindi mahina. Sa partikular, ang ekonomiya ng bangko ay nirerango sa nangungunang 5 sa mundo. Alam ni Cartley na kapag sumiklab ang digmaan sa timog, mawawasak si Ludwig. Sa oras na iyon, tiyak na makakaapekto ito sa buong katawan. Ang mga nakapaligid na bansa ay kailangang maging maingat. Kapag nagtipo ng daang general, pag-uusapan natin ito. Napangiti si Blake. Dapat ay nandito na si Christopher mula sa hukbo ng Groot. Sagot ni Cartley. On the way here, nag-contact sila sa isa't isa. Nang matapos siyang magsalita. Sa labas ng pinto, humihingal si Logan Hall at sinabing, "Yung Master Blake, isa pang mahalagang tao ang dumating." Tinatawag niya ang kanyang sarili na Christopher Jenkins. Nandito na siya. Hiniling ni Luther kay Logan na itulak siya palabas para salubungin ang panauhin. Gayunpaman, isang malakas na boses ng lalaki ang nagmula sa labas ng maliit na patio, umalangaw-ngaw sa buong manor. Tumawa siya ng gusto at sinabing, "Si Boss Blake ay nagdaraos ng pulong ng daang general, paano ako mahuhuli?" Isang binata na nakasuot ng military attire ay may malabundok na aura at naglabas ng marangal at matatag na aura. Siya ay 7 talampakan ng taas at nakasuot ng kasuotang militar. Ang kanyang pares ng mga tigre na mata ay kumikinang sa isang nakakatakot at matalim na liwanag. Siya si Christopher Jenkins, ang pinakamahalagang tao sa Hansworth, at siya ang namamahala sa Hilagang Rehiyon. Siya lang ang nakakapag-intimidate sa mga martial artist ng mga aristokratikong pamilya sa Hilagang Probinsya. Hindi sila ng ahas na gumalaw ng walang ingat. Sa nakalipas na 7 taon, pinangunahan ni Christopher ang hukbo ng Groot upang lipulin ang 18 makapangyarihan at maharlikang pamilya at pumatay ng higit sa 7,900 martial artist. Pinatay niya ang napakaraming makapangyarihan at aristokratikong pamilya sa Hilagang Rehiyon kung kaya't sila ay nang-inig sa harap niya. Si Christopher at ang 2 dakilang entity ay naging mortal na magkaaway. Pero walang makakahawak sa kanya. Walang sino man ang maaaring pumatay kay Christopher maliban kung ang isang tuktok ay gumawa ng isang hakbang. Kasing edad niya si Cartley. Pareho silang 25 taong gulang, ngunit isa na siyang half-step pinnacle. Ang pinuno ng 7 elite ng Hansworth. Paano nga gayong eksperto ay hindi siya naruroon ngayon? Nang makatanggap siya ng balita ay agad siyang sumugod. Lahat sila ay mga general, at walang pagbubukod, lahat sila ay mga kalahating hakbang na tuktok. Ang dating pinuno ng hukbo ng Phoenix, Raya Togo, ay isa ring kalahating hakbang. Ang pagtitipon ng mga eksperto ay nangyayari ngayon. Gayunpaman, iniutos ni Blake na lumpo ang may-ari ng Daang Ibong Phoenix Robe. Ang pagtanggal ng Daang Ibong Phoenix Robe ay nangangahulugan na siya ay natanggal sa kanyang pamumuno ng hukbo ng Phoenix. Lumuhod si Christopher sa isang tuhod at sumigaw, "Si Christopher ng Groot Army, binati ni Jenkins ang Northern King." Binabati ni Ladolf Jagels ng Groot Army si Commander Darby. Binati ni Eve Gadsen ng Groot Army si Commander Darby. Binati ni Saul John Cox ng Groot Army si Commander Darby. Binati ni Jalen Junker ng Groot Army si Commander Darby. Sa pangunguna ni Christopher Jenkins, yumuko ang 4 na regimental commander ng Groot Army. Kabanata 434. Napakarespeto nila. Sumimangot si Blake at mahinang sinabi, "Tumayo ka, hindi lumuluhod ang Hilagang Hukbo." Ang 7 elite ay pinamumunuan ng Hilagang Hukbo.
Kahit na tumayo si Christopher Jenkins, iginiit pa rin niya na hindi maaaring iwanan ang kagandahang asal. Bakas sa mga mata ni Blake ang kawalan ng kakayahan. Bigla, sinulyapan niya ang pasukan ng manor ng pamilya Darby. May ibang tao dito. Gayunpaman, ang taong dumating sa pagkakataong ito ay tila na puno ng layunin ng pagpatay. Ang taong dumating ay tila hukbo ng mga babae. Nakasuot sila ng kasuotang militar, at lahat sila ay may mixing buhok na abot tenga. Sila ay magiting. Mayroong hindi bababa sa 100 tao na dumating, at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Blake Darby, lumabas ka. Ang galit na sigaw ay nanggaling sa isang babaeng oval ang mukha. Medyo mabangis ang ugali niya habang tinatawag niya si Blake sa buong pangalan nito. Ang mga mata ni Christopher ay napuno ng malamig na layunin ng pagpatay. Sa sandaling lumabas ang dalawang salitang ito sa kanyang bibig, para itong kulog na umuugong, na sinamahan ng isang alo ng presyon na tumangay palabas. Ang pinakamahalagang sandata ng bansa, si Christopher Jenkins, ay may nakakatakot na lakas sa simula. Isang lalaking naglakas loob na lumaban hanggang kamatayan sa mga makapangyarihan at maharlikang pamilya ang Sam Ayres sa mahigit 12,000 pamilya at pumatay ng halos 8,000 martial artist sa hilagang rehiyon. Sa tingin mo ba mabait siyang tao? Ang hukbo ng Groot, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay pawang mga taong hindi sumusuko. Isang hakbang pasulong si Eve Gadsden at naglabas ng mamamatay tao na aura. Malamig siyang sumigaw, dapat patayin ang mga tumatawag kay Commander Darby sa kanyang pangalan. Sa susunod na sandali, kung umatake si Eve, aatake siya at ipapakita ang kanyang nakakatakot na king level na lakas. Hindi bagay sa kanya ang oval-faced girl. Eve, tumigil ka. Kumunot ang noo ni Blake. Nakadikit na ang Groot Sword sa kamay ni Eve sa leeg ng oval-faced girl. Gusto niya talagang patayin siya. Dahil nagsalita na si Blake, natural na makinig siya sa mga utos niya at titigil. Umupo si Luther Carden sa wheelchair at ngumiti. Narito ang mga tao mula sa hukbo ng Phoenix. Please pumasok ka. Lumpo Carden, hindi mo kailangang magpanggap na magalang. Ang oval na mukha na batang babae ay higit sa 30 taong gulang at nasa antas ng marquee. Medyo mabaho ang bibig niya. Napilayan nga ang binti ni Luther. Tingnan ang Cartley Yanagi, Ludwig King, Christopher Jenkins, Groot King, Cyrus Yaka, 7 beses na kampiyon, at Toby Lapras, King Toby. Sino sa kanila ang nangahas na insultuhan si Haring Luther ng hilagang hukbo? Tanging ang maliit na tanga at ang kanyang mga kapatid na lumaki ng magkasama ang maglalakas loob na tumawag sa kanya ng ganoon. Gayunpaman, paano may hahambing ang relasyon sa pagitan ng maliit na hanggal at Luther sa relasyon sa pagitan ng mga babaeng ito mula sa hukbo ng Phoenix? Hindi maaaring insultuhan ng mga Tagalaba si Haring Luther ng hilagang hukbo. Kung ipinakita nila sa kanya ang paggalang, mabubuhay sila, kung hindi, mamamatay sila. Sumulyap si Blake at mahinahong sinabi, "Sampilan mo siya." Smack! Walang gumagalaw sa paligid ni Blake. Gayunpaman, isang tao ang bumalik mula sa labas ng manor. Ang kanyang ekspresyon ay napakalamig, at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa liwanag. Dumating siya sa isang iglap. Gamit ang isang pitik ng kamay, hinampas niya sa ere ang babaeng oval ang mukha. Siya ay mapagpasyahan at walang awa, hindi nagpapakita ng anumang awa. Nagdulot ito ng galit sa mga mata ng lahat ng daan-daang tao mula sa hukbo ng Phoenix. Gayunpaman, nang makita nila ang taong umatake, nasa likod niya ang mga kamay at nakasuot ng gintong dragon na damit na may burda na gintong dragon. Hindi na kailangang sabihin ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang may-ari ng Gold Dragon Robe ay ang 7 beses na kampiyon, si Cyrus Yaka. Ang 110 miyembro ng hukbo ng Phoenix ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo. Ang oval-faced girl ay may dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang sinasabi niya, "Ikaw. Ang pagsampal sa iyo ay itinuturing na isang magaang parusa. Kung hindi pa nagsalita ang kapatid ko, namatay ka na sana ngayon." Walang katumbas na lamig ang mga mata ni Cyrus. Ang kanyang manipis na katawan ay nagbigay ng mahinang presyon. Sa likod niya, may mahinang puwersa na bumuo ng hindi nakikitang anino ng dragon.
Para bang ang puwersa ay nag-transform sa isang tunay na dragon. Gusto ni Cyrus na supilan ang lahat sa hukbo ng Phoenix. Si Cyrus ay hindi lamang isang kalahating hakbang natuktok, ngunit siya rin ang commander ng Royal Guards. Ikanawit ni Cyrus ang kanyang mga kamay sa likod at malamig na sinabi, "Ang hukbo ng Phoenix ay isa sa pitong elite ng Handsworth ngayon. Sinampal ko si Von para sabihin sa iyo yun mula sa may-ari ng Hundred Bird Phoenix Robe, mayroon pa ring mga tao at bagay na nangangailangan ng iyong paggalang." Bahagyang nagalit si Cyrus. Ang kanyang boses ay parang dagandong ng dragon habang malamig niyang sinabi, "Si Luther ang pangalawang commander ng rehimyento ng Hilagang Hukbo. Siya ay may mga natatanging tagumpay sa militar. Ilang taon na ang nakalilipas, halos baldado siya sa magkabilang binti nang lumaban siya sa isang malakas na kaaway mula sa labas ng mga hangganan. Kung maglalakas loob kang bastiusan siya muli, magsusumbong ako ngayon sa Kapitolyo para ay abolish ang hukbo ng Phoenix. Ang pitong elite sa bansa ay gagawing anim na elite. Si Cyrus ay walang awa. Gusto niyang buwagin ang hukbo ng Phoenix. Namutla ang taong nagdala ng hukbo ng Phoenix. Ang kapangyarihan ni Cyrus sa kabisera ay hindi limitado sa mga maharlikang gwardya. Siya at si Toby ay nakagawa ng lahat ng uri ng krimen sa kabisera. Walang nang-ahas na gumawa ng anuman tungkol dito. Kapag nakita sila ni Duke Low, sasakit ang ulo niya. Sa huli, ang kabisera ay walang pagpipilian kundi hayaan silang dalawa na pamunuan ng mga Royal Guards na ilalagay sa labas ng kabisera. Saka lang sila tumigil. Hindi naman ganoon kaseryoso, mahinang sabi ni Luther. Makatuwiran para sa mga tao ng hukbo ng Phoenix na dumalo sa pulong ng daang general. Gayunpaman, gusto kong malaman kung bakit galit na galit ang mga tao sa hukbo ng Phoenix. Ang hilagang hukbo ay malubhang nasugatan ang pinuno ng hukbo ng Phoenix, napunit ang daang ibong Phoenix na damit, at pinahiya ang hukbo ng Phoenix. Sabihin mo sa akin, paano natin aayusin ang bagay na ito? Ang babaeng hugis itlog ay tinawag na Jewel Rackley. Gusto niyang ibigay ni Blake isang paliwanag ng hukbo ng Phoenix. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit dumating ang hukbo ng Phoenix ay dahil nahulaan ng lahat ng naruroon. Noong una, malubhang nasugatan ni Lilith Jean ang Raya Togo, at iniutos niyang bawiin ang daang ibong Phoenix na damit. Hindi ba alam ng hukbo ng Phoenix ang dahilan? Hindi karapat-dapat ang Raya Togo na magkaroon ng daang ibong Phoenix na damit, walang pakialam na sabi ni Luther. Ang hilagang hukbo ba ay tumatawag sa kung sino ang dapat na may-ari ng daang ibong Phoenix Robe? Sa sobrang galit ni Jewel ay tumawa siya ng mahina. Lahat sila ay hindi kumbinsido. Sa labas ng manor, isa pang tao ang bumalik. Hawak niya sa kaliwang kamay ang isang sinaunang libro at ngumiti. Hindi ito ang desisyon ng hilagang hukbo, ito ang utos ng militar. Bumalik si Toby. Maraming mahalagang tao ang natipon sa manor ng pamilya Darby. Ngayon, hindi nila binubuli ang hukbo ng Phoenix. Si Raya ay nawala ang lahat ng kanyang mukha sa Handsworth. Ang mga may-ari ng Dragon Robe at Flying Fish Robe ay parehong walang katulad na talento. Bakit kailangan nilang makipagkompromiso kay Banco pagdating sa master ng Hundred Bird Phoenix Robe? Ang tatlong malupit na kalagayan ng Banco ay nangangahulugan ng pagkawala ng pera at pagpapasa ng lupa. Gayunpaman, nadama ni Raya na siya ang gumawa nito at siya ay nakagawa ng isang mahusay na serbisyo. Ang gayong pag-uugali ay hindi karapat-dapat sa daang ibong Phoenix na damit. Ang may-ari ng robe ng Phoenix ay parang isang reyna na napakaganda sa buong mundo. Siyempre, hindi siya inaasahang magiging parang reyna lang na nakakamit ng magagandang bagay para sa bansa, ngunit kailangan pa rin niyang taglayin ang gulo god at pagmamalaki ng isang reyna, hindi ba? Pero ano ang ginawa ni Raya? Ibigay ang pera ng bansa at ibigay ang lupain ni Handsworth sa ibang bansa. Wala na silang pride. Kanina, muntik na siyang mapatay ni Blake sa isang hiwa ng kanyang espada. Nawala lahat ng mukha ni Raya. Pinahiya niya ang daang ibong Phoenix na damit. Walang sinabi si Blake. Hindi niya kailangang sabihin sa sinuman kung ano ang kanyang napagpasyahan. Sa likod niya, si Cora Yanagi, na may hangin ng alikabok, ay tumagilid ang kanyang ulo, kumunot ang kanyang ilong, at mahinang sinabi, "Pinahihirapan mo ba ang aking kapatid, Blake?"
Paano ito, ang 100 Bird Phoenix Robe ay akin na. Matamis na umiti si Coral na parang namumukadkad na bulaklak na nakakabighani sa buong asyenda. Kabanata 435. Natigilan ang lahat. Natahimik ang buong lugar. Gusto talaga ni Corey Enoggi ang 100 Bird Phoenix Robe. Agad-agad. Galit na sinabi ni Jewel Rackley ng hukbo ng Phoenix, anong karapatan mo? Base sa lakas ko, sapat na ba yun? Bahagyang umiti si Cora at gumalaw ng magaang hakbang. Ang malambot niyang katawan ay kasing bilis ng anino ng diwata. Hindi man lang ito nakita ni Jewel, ni hindi nag-react sa oras. Siya ay itinulak palabas ng Darby Family Manor sa pamamagitan ng banayad na puwersa. Ang lakas na ito ay tiyak na antas ng hari. Sa ilalim ng tingin ng lahat, binuksan ng makatarungang mga kamay ni Cora ang maliit na pakete na dala niya. Isang set ng damit ang lumitaw. Para itong neon dress, at bagay sa katawan niya ang laki nito. May isang larawan ng 100 ibon na nagbibigay pugay sa isang phoenix na nakaberda dito. Ito ang tunay na anyo ng 100 ibong phoenix robe. Natigilan si Luther Carden. Saan nakuha ng babaeng ito ang damit? Binigay ito ni Lilith sa kanya. May naisip si Blake Darby. Si Lilith Jean ay malamang na hindi bumalik sa Mount Bliss pagkatapos umalis sa Ludwig. May isang makapangyarihang pamilya sa Ludwig. Tinawag itong pamilyang Yenogi. Iyon ang tahanan ng kanyang guro na si Finley Yenogi. Noong bata pa si Blake, nanatili siya roon ng mahabang panahon at kilala niya ang lahat ng kabataan doon. Dagdag pa rito, magsisimula na ang 100 Generals Meeting. Binawi ni Lilith ang 100 Bird Phoenix Robe, at kailangan niyang pumili ng bagong master. Halata naman, pinili ni Lilith si Cora. Ang anak na babae ng pamilyang Yenogi mula sa Ludwig ay ang kalaro ni Blake noong bata pa. Talagang hindi simple si Cora. Dumating siya sa pamilya Darby at itinago ang kanyang aura. Maging si Blake ay hindi napansin ang kanyang pagdating. Dahil dito, nagkaroon ng higit pa sa nakikita ng mata. Maganda ang figure ni Cora at ang kanyang magandang buhok ay bumagsak na parang talon sa kanyang baywang. Ang kanyang mga payat na braso ay umabot sa manggas ng 100 ibong Phoenix Robe. Ito ay angkop para sa kanya. Bumagay kay Cora ang robe. Ang kanyang pag-uugali ay orihinal na hindi sa daigdig at ethereal, ngunit ngayon, ito ay mas marangal. Nakasuot ng 100 Bird Phoenix Robe, malapit na niyang pasanin ang kapalaran ng bansa. Natigilan si Toby Lapras. Kuya Blake, maganda ba ako? Tanong ni Cora. Haba rin. Dumilim ang mukha ni Blake. Ngumiti ng matamis si Cora. Hindi. Cora, saan mo nakuha ang damit na ito? Talagang nabigla si Luther. Sa totoo lang, hindi na kailangang magtanong. Dapat ay binigay ito sa kanya ni Lilith. Ang sumunod na sagot ni Cora ay gaya ng inaasahan ni Blake. Ang 100 Bird Phoenix Robe ay ibinigay sa kanya ni Lilith. Si Cora ang kasalukuyang may-ari ng 100 Bird Phoenix Robe. Tungkol sa mga detalye, ipinalam na niya sa kabisera. Suot ni Cora ang 100 Bird Phoenix Robe. Siya ang pinuno ng hukbo ng Phoenix. Siya ang nag-iisang babae sa 7 elite ng Handsworth at ang 7 commander. Tinatrato pa ni Blake si Cora na parang batang babae. Hindi niya alam na lumaki na pala ang babaeng ito. Ang kanyang kahusayan ay hindi mas mababa sa alinman sa kanyang mga kapantay. Itinabi ni Toby ang sinaunang libro sa kanyang kamay at tumawa. Cora, hindi ganoon kadaling isuot ang 100 Bird Phoenix Robe. Cora, hindi ito laro ng bata. Bilang kanyang pinsan, mukhang seryoso si Cartley Yenogi. Ang pinuno ng hukbo ng Phoenix ay hindi makagawa ng ganoong padalos-dalos na desisyon. Kapag napagdesisyonan ang bagay na ito, papasok si Cora sa kabisera at magiging mahalagang ministro. Sasagutin ng kanyang maselang katawan ang mabigat na pasanin. Kaya ba niya? Sa harap ni Blake, maaaring si Cora pa rin ang batang babae noon. Gayunpaman, ito ay isang pagpukaw ng isang tagalabas. Tiningnan niya si Toby gamit ang maaliwalas niyang mga mata at sinabing, hindi ko ito tinuring na isang larong pambata. Ano sa tingin mo, Toby? Mahinang sabi ni Cora. Ang kanyang figure ay parang isang immortal, at ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Sa isang iglap, nasa likod na siya ni Toby. Ang bilis na ito ay higit sa 100 metro bawat segundo.
Kailangang malaman ng isa na ang pinakamababang bilis ng isang hari ay 70 metro bawat segundo. Napakahirap na pagbutihin ang bawat punto. Sa labas ng mundo, ang mga ordinaryong hari sa ikasyam na antas ay nakakagalaw lamang sa bilis na 80 metro bawat segundo. Gayunpaman, ang henerasyon ni Blake ay may maraming mga henyo at talento na nakasira sa sentido komon. Ang bilis ni Cora ay higit sa 100 metro bawat segundo. Ang kanyang lakas ay malamang na umabot sa antas ng isang ikasyam na antas na hari. Ang pamilya Yanagi ng Ludwig ay may napakakaunting mga tao, ngunit ang mga henyo na lumitaw sa bawat henerasyon ay lahat ay sikat sa kabisera. Maging si Cora, na isang babae, ay hindi exception. Humalaklak si Toby. Cora, gusto mo talaga akong awain? Gustong matuto ni Cora Yanagi ng hukbo ng Phoenix kay Commander Toby Lapras. Malumanay at magalang na sabi ni Cora. Sa oras na ito, hindi siya magpapakita ng anumang kahinaan. Nakasuot ng 100 Bird Phoenix Army, siya ang commander ng hukbo ng Phoenix. Mag-iiba ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Tahimik na nakatayo doon si Cora. Walang magawa si Toby kaya umatake siya. Noong nag-away silang dalawa, hindi bababa sa 100 meters per second ang kanilang bilis. Bilis, lakas, at bilis ng reaksyon ng tatlong pangunahing pamantayan upang masukat ang lakas ng isang martial artist. Sa pagtataka ng lahat, ang bilis ng reaksyon ni Cora ay hindi mas mahina kaysa kay Toby. Si Toby ay walang anumang layuning pumatay, lalo na ang pagnanais na pumatay. Kaya naman, hindi niya inilabas ang buong lakas. Dahil dito hindi napigilan ni Toby si Cora. 10 galaw lang ang palitan nila. Kasing lamig ng yelo ang magandang mukha ni Cora. Ang kanyang Phoenix robe ay lumipad sa hangin na nagpapakita ng kanyang mga payat na binti. Ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa ay tumapik sa berdeng damo sa lupa. Swoosh! Gumalaw ang kanyang figure at muli siyang umatake. Natalo lang si Toby at sumakit ang braso niya. Sabi niya sa mahinang boses, "Kuya, sinaktan muna ako ni Cora. Kung pinaiyak ko siya mamaya, huwag mo akong sisihin. Pwede mong subukan." Ang ngiti ni Blake ay kasengamo ng simoy ng tagsibol. Galit na galit si Toby. Kaya lang mabugbog siya. Kung sasaktan niya si Cora, malamang matatalo ni Blake si Toby. Tahimik na tumayo si Cartley sa tabi niya. Wala siyang sinabi, pero alam ng lahat. Kung maglakas loob si Toby na saktan ang kanyang pinsan, hindi siya bibitawan ni Cartley. Umupo si Luther sa wheelchair at mahinang sinabi, "Kuya, hindi pa lubos na nailalabas ni Cora ang kanyang lakas." Lotus Shadow Steps, Heart Shattering Palm, ang lahat ng ito ay nawawalang martial arts techniques. Saan natutunan ng babaeng ito? Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Christopher Jenkins. Hindi naman mahina ang kanyang paningin. Nakilala niya ang pamamaraan ng paggalaw na ginamit ni Cora. Ito ay ang Lotus Shadow Steps. Napangiti ng mahina si Blake. Maaaring hindi alam ng iba ang dahilan, ngunit paanong hindi niya malalaman. Lumaki sina Cora at Lilith ng magkasama, at ang dalawang babae ay kasing lapit ng matalik na magkaibigan. Sino ang nagturo kay Cora ng Lotus Shadow Steps? Napunta ito ng hindi sinasabi. Maliban kay Lilith, sino pa kaya ito? Cora, tinuruan ka ba ni Lilith ng 100 Bird Phoenix Art? Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Ginawa niya. Lumingon si Cora at ngumiti. Para kay Blake lang namumulaklak ang ngiti niya. Marahil ang kaunting lamang sa puso ni Cora ay nakalaan kay Blake. Sumabog si Toby on the spot. Ano? Sa ilalim ng tingin ng lahat. Matingkad ang mga gintong pattern sa damit ni Cora. Ang puwersa na pinakawalan niya ay natipon sa paligid niya. Parang magbabago na siya ng lakas. Tanging ang mga may-ari ng 4 na piraso ng damit ang maaaring magbago ng kanilang puwersa sa anyo. Si Cyrus Yoka, na nakasuot ng gintong dragon na damit, ay nilinang ang Sham Dragon Secret Technique, na isang napakasinaunang martial technique. Ang kanyang puwersa ay nagbago sa anyo, at ang kanyang katawan ay ginaya ang lakas ng isang dragon.